Kamurita na ba? Sa bangin na ito sa barangay Ikabukay, Hamtik-Antike, nahulog ang Sears bus Martes ng hapon. Sa lalim ng bangin, gumamit na ng lubid ang mga residenteng tumulong para maiahon ang mga sakay ng bus. Wala nang pinipili, buhay man o patay, inaakyat mula sa matarik na bangin. May mga sugatang nakasalampak sa kalsada. Ang iba, mano-manong iniakyat. Nakita ng residenteng si Angel kung paano nahulog ang bus sa bangin. Ang kalsada kung saan nangyari ang insidente ay isang zigzag road. Pahirapan ang pagkuha sa mga bangkay na naipit sa loob pa ng bus. Inabot ng 10 oras ang rescue at retrieval operation. Gumamit na ng malalaking crane para maiangat ang bus at makuha ang mga katawang naipit. Una yung dahilan na mahirap kunin kasi sobrang lalim ng area at saka naipit yung mga pasahero. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique, 17 ang patay, kabilang sa namatay ang driver, konduktor at ang inspektor nito na pinakahuling nakuha sa loob ng sasakyan. 11 naman ang sugatan. Ayon sa LGU, peligroso ang daan kaya hiling ng gobernador ng Antique na ipasara ang kalsada at gumawa ng alternatibong daan. Handa rin ang provincial government na tumulong sakali maghain ng class suit ang pamilya ng mga biktima sa bus company. Magbibigay din sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga namatay. Sabi ng pulis, puspusan ang investigasyon. Makatutulong umano ang CCTV na galing sa bus. So now, i-review ko yung data cam ng para is makita. Hindi pa taka maka-analyze technically about the cost na either nakilihan tayo ng sisi sa lakyan. Sa pahayag ng Valyacar Transit na nagmamay-ari ng mga Sears bus, kusa nilang sinuspinde ang prangkisa ng 12 pang bus. Inireport nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nangyari at handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Handa rin silang tumulong sa pangangailangan ng mga biktima at magbibigay din ng tulong pinansyal at gagasto sa medical at burial expenses ng mga sakay. Pinatawa naman ng LTFRB ng 90-day suspension ang operasyon ng Sears bus kasunod ng nangyari. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan nila kung sa parehong lugar nangyari ang isa pang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Roland Escaniel, ABS-CBN News, Antique. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,